Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang full moon party na ginaganap sa Koh Phangan Island sa Thailand ay isa sa sikat at legendary party na dinadaluhan ng iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang mga bansa. Ang party ay karaniwang ginaganap sa beach at kapag ito ay nagsimula na, halos walang hangganan ang supply ng mga alak, pagkain at ayon sa ulat ay kung magaling kang maghanap ay maaari ka rin makakita ng mga taong nagtutulak ng droga. Kamakailan lamang ay ginanap ang nasabing party noong July 31 na umabot hanggang August 3. Nang matapos, habang ang mga tao ay may hungover pa at halos lahat ng mga partygoers ay nakauwi na sa kanilang mga hotel rooms, ang mga locals naman ay abala sa paglilinis ng beach. Isa sa mga naglilinis ay napansin ang isang suitcase. At para maibsan ang kanyang pagtataka ay binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang hiwa-hiwalay na parte ng katawan ng tao. Agad nilang inalertuhan ng mga otoridad at sa araw ding yun ay nakalap nila ang 14 na piraso ng mga katawan na binalot at nakalagay sa mga trash bags at fertilizer bags. Ating balikan ngayon ang kaso ng sikat na YouTube celebrity chef na si Daniel Sancho Bronchalo. Si Daniel ay pinanganak noong 1994 sa Spain. Ang kanyang mga magulang ay mga sikat na Spanish actors na sina Rodolfo Sancho at Silvia Bronchalo. Ang mga ito ay nagkakilala noong 1990 sa isang TV show na Farmacia de Guardia. Ang kanilang relasyon ay nagtagal ng 12 taon bago sila naghiwalay ng landas noong 2002 dahil sa pagkakaiba ng kanilang pananaw sa buhay. Pero kahit natapos ang relasyon ng mga magulang ni Daniel, ang mga ito ay naging mabuting magkaibigan at naging maayos ang kanilang co-parenting. Noong 2005, ang kanyang ama na si Rodolfo ay pinakasalan ang aktres na si Zenia Tostado at nagbunga ang pagsasama ng mga ito ng isang anak na babae. Si Daniel ay pinayagan ng kanyang ina na mamuhay kasama ang kanyang ama at bago nitong pamilya. Ayon sa ulat ay tanggap ni Daniel si Zenia bilang pangalawa niyang ina. Kahit sikat at prominente ang kinalakihan niyang pamilya, ay naiulat na merong normal na kabataan si Daniel. At dahil din sa industriya na pinagtatrabahuhan ng kanyang mga magulang, ay naging normal na lamang para kay Daniel ang humarap sa kamera. Pero habang siya ay lumalaki ay mas pinili niyang tahakin ang ibang landas at gumawa ng kanyang sariling pangalan bilang isang chef. Nang siya ay nakatapos ng college at nakakuha ng kanyang culinary arts degree, nagtrabaho si Daniel bilang isang cook sa Labuhim Catering bago siya lumipat sa Dos Cielos and Moments na makikita sa Madrid. Bukod sa kanyang trabaho bilang isang cook or chef, ay ipinakita niya rin ang kanyang galing sa pagluluto sa kanyang sariling YouTube channel na naging dahilan para siya ay makilala at sumikat. Opción es facilísima, no se te va a agarrar, no se va a pegar y si se te pasa es simplemente porque no estás atento. Van a ser 30, 40 segundos por cada cara y nos va a quedar rojito en medio como nos gusta, espectacular. Ayon sa record ng immigration, ay dumating si Daniel sa Thailand noong July 29, 2023 bilang isang turista. Noong August 1, siya ay nakipagkita sa 44 na taong gulang na si Edwin Arieta Artiaga. Si Edwin ay born and raised sa Lorica, Colombia. Ang kanyang ama ay isang electronic technician na karaniwang nag-aayos ng mga sirang telebisyon at radyo. Ang kanyang ina naman ay isang retiradong teacher. Walang gaanong impormasyon sa kanyang kabataan, pero ayon sa ulat, nang siya ay makatapos sa kanyang plastic surgery residency sa Buenos Aires, Argentina,
ay bumalik siya sa kanyang bansang Colombia. Doon ay nagtayo siya ng sarili niyang plastic surgery clinic na agad sumikat sa lugar nila na Montera. Sa kanyang galing ay naging parte din siya ng Colombian Society of Plastic Aesthetic and Reconstructive Surgery. Ang kanyang kapatid na babae na si Darling ay inilarawan si Edwin na isang mabait na kapatid at mabuting anak dahil wala itong sawa sa pagtulong sa kanilang pamilya, lalo na sa kanyang mga magulang. Sinabi din ito na ang kanyang kapatid ay pangarap na malibot ang buong mundo. Tuwing ito ay may pagkakataon ay bumabiyahe si Edwin sa ibang bansa para maranasan ito ang iba't ibang kultura. Noong katapusan ng July ay nagdesisyon si Edwin na bumiyahe patungong Thailand para makita ang ganda nito. Ayon kay Darling ay ang kanyang kapatid ay nakatakdang manatili sa Thailand mula July 31 hanggang August 3. Nang dumating sa Thailand si Edwin ay lagi ito nakikipag-usap sa kanya. Pero nagtaka si Darling nang hindi na ito nag-reply pagkatapos nitong dumalo sa full moon party. Sa pag-aakala na ito ay may hangover lamang, ay hinayaan niya ang kanyang kapatid na makapagpahinga. Pero nagsimula na siyang mag-alala nang hindi na ito tuluyang nag-text o nag-reply ng 2 araw na. Agad nilang kinontak ang consulate ng Colombia sa Thailand para i-report ang pagkawala nito. Habang sila ay hindi mapakili sa paghihintay ng update mula sa embahada, ang mga tao naman na naglilinis sa beach nang natapos ang full moon party ay nagulat dahil nakakita sila ng putol-putol na parte ng katawan na itinapon sa iba't ibang parte ng bahagi ng beach. Noong August 8, 2023, nagulat ang mga tao sa Thailand dahil laman ng lahat ng balita ang pag-aresto ng mga otoridad sa 29 na taong gulang na si Daniel. Ayon sa ulat, si Daniel ay dumulog sa Koh Phangan Police Station noong August 4 para i-report ang pagkawala ng kanyang kaibigan. Sinabi nito na ang plastic surgeon ay bigla na lamang nawala sa kanyang paningin nang sila ay nagkakasiyahan sa full moon party. Idinagdag niya na tinawagan, tinext at hinanap niya ito buong gabi pero hindi niya ito nakita. At para mas epektibo na matulungan nila si Daniel sa paghahanap sa kanyang kaibigan at kapwa-turista na si Edwin, ay inimbitahan ito ng mga otoridad sa isang interview. At doon ay napansin nila na may mga sugat at kalmot ito sa kanyang mga braso at katawan. Sa duda ng mga otoridad na baka ito ay may kinalaman sa nangyari, ay binago nila ang estilo ng pagtatanong dito. Ayon sa ulat ng Bangkok Post, noong una ay itinanggi ni Daniel na may kinalaman siya sa nangyari. Ayon sa kanya ay nakita niya sa kauna-unahang pagkakataon si Edwin noong August 2 ng alas 3 ng hapon dahil sinundo niya ito sa Koh Phangan Pier. Mula doon ay kumain sila sa isang restaurant at pagkatapos ay dumalo sila sa full moon party at dumiretso sila sa Hathorn Beach na malapit sa kanyang hotel. Mula beach ay dumiretso sila sa kanyang hotel room para sa isang meeting at doon na di umano sila naghiwalay ng landas. Pero sa pagtaga ng interview sa kanya ay nagbagong statement ni Daniel at sinabi nito na pagkatapos nilang kumain ng dinner sa restaurant ay magkasama silang pumunta sa kanyang hotel room. Ayon sa kanya ay excited siya dahil nangako si Edwin na mag-i-invest ito ng pera para sa kanyang negosyo. Pero sa halip na negosyo ang kanilang pag-usapan sa kwarto, ang plastic surgeon ay di umanong pinilit siya na makipagtalik dito. Sa tindi ng pamimilit nito, sila ay di umanong nagtalo at naitulak niya ito na naging sanhi kung bakit nabagok ang ulo nito sa banyo. Sa kanyang takot na madiskubre ng ibang mga tao ang nangyari ay sinabi niya sa mga otoridad na nagdesisyon siya na chap-chapin ito. Pagkatapos makumpirma na hindi si Daniel pinilit at tinakot ng mga otoridad para umamin, ay agad siyang sinampahan ng mga kasong premeditated murder, pagtatago ng bangkay at pag-cover sa labi ng plastic surgeon. Agad kumuha ang mga otoridad ng search warrant sa hotel room ni Daniel at ang forensic team ay siniyasat ang bawat sulok ng ref, toilet at lababo nito at nagawa nilang makakuha ng mga hair at tissue samples sa drain nito. Ang resulta din ng DNA test ay nakumpirma na ang mga nakitang parte ng katawan sa beach ay sa nawawalang plastic surgeon na si Edwin.
Ang immigration ng Thailand ay agad ni-revoke ang visa nito dahil sa paniniwala nila na ito ay lalabas ng bansa para makatakas sa batas. Noong August 13, kasama ang mga Thai police kusang dinala ni Daniel ang mga otoridad sa 7 lugar tulad ng landfill at beach para ituro at ma-retrieve ng mga ito ang mga natitirang parte ng katawan ni Edwin. Ang nangyari sa plastic surgeon ay agad nakarating sa pamilya niya sa Colombia. Si Adriana Bejaime na tagapagsalita ng pamilyang Arteaga ay sinabi na nalapitan na nila ang Colombian consulate sa Thailand at sinabihan sila nito na kailangan nilang maghintay ng 45 araw dahil idadaan pa sa proseso at masusing investigasyon ang labi ni Edwin bago ito maibalik sa kanilang bansa. Sa mga sumunod na araw ay walang tigil ang pag-cover ng iba't ibang mga news outlets sa nangyari. Laman ng local at international news ang nangyari at sari-saring mga kwento at mga teorya naglabasan at ang pinakasikat sa mga ito ay di umanong magkarelasyon ang dalawa. Ang mga kwentong yun ay mariing itinanggi ni Daniel at sa interview ay sinabi niya na chismis lamang ang lahat dahil siya ay may nobya. Sa ulat na lumabas, ang chef ay may karelasyon ng 5 taon na at ang pangalan ng babae ay Paula. Ang mga reporters at mga taong tulad ko na curious sa pagkatao ni Paula ay ginawa ang lahat para malaman ang kanyang pagkatao, background at trabaho. Pero ang nasabing nobya ni Daniel ay napaka-pribadong tao. Ang tanging litrato ng dalawa na lumabas sa mga news article ay ang litrato na ito. Sa ulat ay nakalagay din na bago pala pumunta si Daniel sa presinto, ay nag-text ito kay Paula na maaaring siya ay makulong sa nangyari. Kaya hindi niya ito masisisi kung ito ay mag-move on na sa kanyang buhay. At para matahimik ang lahat at tapusin ang mga kumakalat na mapanirang mga chismis, si Daniel ay nagpa-unlock ng interview at sinabi niya na ang plastic surgeon ay obsessed sa kanya. Ayon kay Daniel ay niloko siya ng plastic surgeon dahil pinaniwala siya nito na gusto nitong mag-invest ng pera sa kanyang negosyo. Pero ang gusto lamang pala talaga nito ay maging karelasyon siya at maging boyfriend. Ayon sa kanya ay noong nalaman ni Edwin na siya ay dumating sa Thailand noong July 29, ay bumili agad ito ng plane ticket papuntang Thailand at nag-book ng hotel malapit sa kanyang tinutuluyan mula July 31 hanggang August 3. Ang kanyang palusot ay hindi naman pinaniwalaan ng Thai police dahil sa kanilang sariling investigasyon ay nalaman ng mga ito na kahit sina Edwin at Daniel ay nakabook sa magkaibang hotel, ang plastic surgeon ang nagbayad ng lahat ng accommodation ni Daniel at ang buong biyahe nito sa Thailand ay isang all expenses paid trip ng mayaman at sikat na si Edwin. Ang dalawa ay nahagip din na sakay ng isang motor nang sundiin ni Daniel si Edwin noong August 1 sa hotel nito. Pagkatapos ay kumain nga ang dalawa sa isang restaurant pero dumiretso ang mga ito sa hotel room ni Daniel. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ulit ang chef at dumiretso sa isang tindahan. Ito ang kuha ng CCTV kung saan makikita si Daniel na bumibili ng mga gamit. Dahil sa kalidad ng camera, hindi mo makikita kung ano ang mga binibili niya. Pero ayon sa mga otoridad, ang chef ay bumili ng mga kutsilyo, rubber gloves, garbage bags at mga cleaning supplies. Ayon sa mga investigador ay bumalik si Daniel sa kanyang kwarto at gamit ang kanyang mga binili ay ginawa nito ang lahat para i-chop-chop ang katawan ni Edwin. Idinagdag ng Thai police na meron silang dalawang babaeng witness na bantay sa isang kayak store na malapit sa hotel ni Daniel. Ayon sa kanilang mga salaysay, ay dumating sa kanilang tindahan si Daniel ng alas 9 ng gabi noong August 1. Inilarawan nila na ang chef ay balisa. Nakipag-usap ito sa kanila dahil gusto nitong magrenta ng isang kayak. Pero dahil sa ito ay turista at madilim na rin sa lugar para makapag-kayak, ay tinanggihan nila ito. Pero nang sila ay abutan ng $1,000 ay hindi na sila nakatanggi. Dala ang suitcase na naglalaman ng parte ni Edwin ay itinapon ni Daniel ito sa malayong bahagi ng dagat. Nang maidispatcha na niya ito ay bumalik siya sa hotel at itinapon niya ang mga plastic bag na naglalaman ng iba pang mga parte na parang isang basura. Kinabukasan ay nag-checkout siya sa hotel ng alas 9 ng umaga. Ayon kay Regional Police Chief Soropong Thonomchit,
ang DNA mula sa mga nakuha nilang parte at DNA na mula sa buhok at dugo sa hotel ni Daniel ay 100% kay Edwin. Idinagdag niya na nagparty muna si Daniel kasama ang dalawang babae na nakilala niya sa full moon party noong August 2. Nang ito ay dumating sa presinto noong August 4, ay nagkunwari ito na hindi niya alam kung nasaan ang plastic surgeon at tinangka din sila nitong lokohin sa pagsasabi na kadarating lamang niya sa Thailand noong August 1. Idinagdag ng regional police chief na itinanggi ni Daniel na may relasyon siya sa plastic surgeon. Pero kung siya ang tatanungin, ang dalawa ay di umanong may personal relationship. Hindi niya nilinaw kung anong klaseng personal relationship ang meron ng dalawa, pero kung magbabasa ka tungkol sa nangyari at ginawa ni Daniel, marami ang mga conflicting reports. Ayon sa report ng Bangkok Post, nang ma-interview ni Police Lieutenant General Surapong ang pamilya ni Edwin, ay sinabi ng mga ito na ang alam nila ay magkarelasyon ang dalawa ng mahigit 1 taon na. Sinabi din sa kanila di umano ni Edwin na ang dahilan nito sa pagpunta sa Thailand ay para magbakasyon kasama si Daniel at para na rin dumalo sa sikat na full moon party sa Koh Phangan. Isang hindi nagpakilalang kaibigan ni Daniel ang nagsabi rin na ang dalawa ay matagal nang magkarelasyon ng mahigit 1 taon na kahit may nobya pa ang chef. Base naman sa Daily Mail ay gustong makipaghiwalay ni Daniel kay Edwin. Pero ang plastic surgeon ay binlockmail di umano ang chef na ikakalat ang mga malalaswa nitong mga litrato sa internet kapag ito ay nakipaghiwalay. Pero sa mga interview kay Daniel ay mariin talaga ang pagtanggi nito na may relasyon sila ni Edwin. Sinabi niya na aksidente ang pagkamatay ng plastic surgeon. Aminado siya na guilty siya sa kanyang ginawa na pag-chop-chop dito pero lagi niyang sinasabi na isa rin siyang biktima. Ipinaliwanag niya na kahit anong gawin niya na paglayo sa plastic surgeon ay nakakagawa ito ng paraan para makalapit sa kanya sa punto na pakiramdam niya na tila siya ay isang ibon na nasa hawla. Sa kanyang huling interview ay sinabi niya na pinilit siya ni Edwin na gawin ang mga bagay na hindi niya gustong gawin. Walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin niya sa mga salitang yun, pero ang malinaw ay nakakulong siya ngayon sa police station na matatagpuan sa isla ng Koh Samui habang naghihintay ng paglilitis. Ang ina ni Daniel ay dumating sa Thailand para magbigay ng suporta sa kanyang anak, pero ang ama nito ay hindi pa pumupunta. Hindi ito gaano nagpapa-interview bukod sa kanyang statement na gusto nilang humingi ng privacy dahil masakit para sa kanilang pamilya ang nangyayari. Ang Colombia's Ministry of Foreign Affairs naman ay naglabas din ng statement na nagpapasalamat sila sa ginawa ng Thai Police at nakalagay din doon na tinutulungan nila ang pamilya ni Edwin. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!